Just like that, I am back. Good evening, everyone. This is Master May, and I hope sa mga nanonood ngayon, you are all well, healthy, safe, and strong. And kumain na ba kayo ng dinner? I hope so. Anong oras na? 9 o'clock on the dot. Sana naging maganda ang inyong week, naging steady lang, naging productive ba yung day natin? I hope so. Alright, Saturday Night Live. And welcome, 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 welcome. Siguro nag-enjoy kayo yung last time nating interview. And I hope na mag-enjoy kayo tonight. Kulay ko ngayon blue. Blue is the color of the day. So yun, kwento ko lang yung ginawa ko kanina kong umaga, Wealth Mastery webinar. May mga leaders, may mga motivational speakers na nag-seminar. And I've learned a lot today. Sobrang dami kong natutunan. Ito, nag-take notes ako. Ayan. Mula dito. Ayan, mga take notes ko yan. Kasi at the moment, gusto ko kasing meron din akong may matutunan. A little bit of my background muna. Show director ako dito, assistant show director. So I'll be the in charge of that dancing, choreography, directing. Napakasarap ng pakiramdam kasi at the same time ito yung passion ko din eh. Passion ko mag-create ng performance, mag-create ng piece. Hindi lang yun sayaw. Ideas, creativity on the side, yun yung ginagawa ko. Pero hindi pa nagtatapos doon yung ginagawa ko. Gusto ko may natututunan ako. Let's say, pag-uwi ko ng bahay, as you can see, ang dami ko ng books. Kasi isa yun sa gusto kong mag-grow. Hindi pa rin nagtatapos yung legacy ko, yung buhay na pagtrabaho lang, pag-uwi mo, nood ka lang ng kung ano-ano. Gusto ko pa rin may matutunan. And the reason why nagginagawa ko to every Saturday is because I want you guys to learn something from me then. Parang by sharing kung ano yung knowledge na natutunan ko, at least ma-apply nyo. At the same time, I hope na ma-share nyo rin yun. Meron akong kinuwang course doon. It's about leveraging how to use Facebook ads, how to monetize, how to live, because I think it's part of growth, yun, growth mindset. So hindi naman masama yun kasi para sa sarili mo, you have to invest in yourself. Kaya sa mga ka-age natin dyan, kahit na anong mangyari, dapat hindi kayo mag-stop mag-learn. Very, very important yan. Na hanggang ngayon, dapat kahit na kung ano pa yung ginagawa natin, kung busy tayo sa family natin, or busy tayo sa work natin, or sa business natin, invest in yourself. Read books. Kumakaten kayo. May mga seminars, tawag nila webinar. Diba? Kaya nandun sila sa web, sa internet. Kaya dun sa mga OFW na mga kasamahan ko, na sa ibang bansa din, of course, sa mga Filipinos din na nasa Philippines. So, find time, mag-grow yung mind nyo, meron kayong growth mindset. Huwag nyong kakalimutan yun. Kasi if you want to be successful, you have to work on it. Hindi lang basta darating yun sa buhay nyo na, ito na. But you have to work on it kasi you have to take it from the experience. Diba? Sabi nga ni Jim Rohn, don't wish for things to be easier. Wish you were better. Okay? Ano yung difference ng knowledge at wisdom? Alam nyo ba? Yes, Helen Grace, eto tanong mo, diba? So, knowledge and wisdom daw. Ang knowledge daw is to depende yun sa perspective mo. For example, yung knowledge kasi is yung na-accumulate mo. Halimbawa, kung nag-aaral ka, yun yung na-accumulate mo. Okay, may mga nababasa ka. Yung knowledge na, o may mga nakakausap kang mga close sa'yo, family, friends, colleague, na tapos na-accumulate mo yung knowledge na yun. Tapos yung wisdom daw is yung kung how do you say it. Kung ano yung depende yun sa depende sa pangyayari. Depende sa sitwasyon kung saan mo gagamitin yung wisdom. Kung knowledgeable ka, for example, yung mommy for example is knows how to raise a child. Binabasa niya kung ano yung dapat niyang gawin para pagdating nung kunyari bagong baby, di ba? Yung baby, pag-aaralan niya kung ano yung gagawin pag dumating sa bahay.
Tapos, nag-a-attend ng class para malaman kung ano yung mga dapat gawin pag nandyan yung baby. Example lang to, yun yung knowledge, in-accumulate mo yung knowledge. And then, pag wisdom, halos lahat siguro ng bagong parents, gagawin lahat para malaman kung ano yung wisdom para tumahan yung anak nila. So yun, it's meron nga daw quote yung ano eh, knowledge and wisdom. Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say. So yun yung sagot sa question mo. Like I said, knowledge is knowing what to say and wisdom is knowing when to say it. Okay ba? Naka-engage po kayo. Sino po ang fave pong author? Okay. Author-wise, medyo marami. At the moment, I'm reading Carmen Gallo, the author who wrote Talk Like Ted. And then, Nick Vujicic. Kilala niyo ba siya? Si Nick Vujicic. Siya yung super amazing na tao. He was born without hands and feet. Pero naging motivational speaker siya. Ginawa niya na lahat. Ito si Nick Vujicic. Ano, lahat ng mga ginagawa ng ordinaryong tao, ginawa niya. Yun yung, ano niya, yun yung superpower niya. Na kaya niya mag-motivate, kaya niya mag-lead. Imagine nyo, wala siyang kamay. He was born without limbs. Walang kamay, walang paa. But he did skydiving, surfing, ano pa ba? Lahat ng extreme yata nagawa niya na. And then, nagtatravel siya around the world para mag-inspire, mag-motivate. Yan. Gusto ko yung mga ganyang tao kasi imagine mo, wala nang reason para tayo magreklamo. Walang reason, di ba? Siya, kung magre-reklamo siya sa mundo or kay God or something. Pero hindi. Ginamit niya yun para mapatunayan sa mga tao na hindi nagtatapos doon lahat. Inspirational. Oh, ito na. Meron ako surpresa sa inyo. Ready na ba kayo sa ating munting guest? Palakpakan mo na. Oh. Send love to... Lalagyan natin ng intro para ano, para mas maganda. Ito na lang, haba. Ladies and gentlemen, please welcome the... Sakto, di ba? Dennis Trillo. Hi, Joey. Oy! Hi, Joey. Yes, you're on, bro. Oh, mga try. Yeah. Yon, yon. Kamusta, Kuya Joey? Inaabang. Oh, kamusta yung mga sila? Inaabangan kanila. Ah, talaga. Medyo ano, delay kasi wala akong signal. Pero sana, okay yan. Magugusta lang ako sa mga ka-tribe natin. Okay lang, galing sa work. Ah, mga tribe, nandito po ang kadudong nyo. Yes. First time ko kayo, Master May. Dito. Yes. Okay lang, Joey, pero I just want to thank you for dropping by and saying hello. And I'm glad na... Sa bundok ako eh. Medyo malayo lang yung signal eh. Kailangan pala natin yung antena. No problem. Ang mahalaga nandito ka. So sinabi mo galing ka ng work or... Galing work. Work, di ba business mo? Sama yung business mo, invite mo sila pagka may mga kailangan sila about accessories or... mga kailangan nila about phones. Invite mo ko, saan sila? Saan ba yun? Doon lang ako sa ano, SM South Mall, 3rd floor, Cyber Zone, GSN Wireless. Punta lang kayo doon. At makikita nyo ako doon, pwede kayo mag-picture sa akin. Pwede tayo magkwentuhan ng mga, kwentuhan. Actually, meron nga pumunta kanina eh, nakipagkwentuhan sa akin eh. Yun, no. Again, ang maganda kay Joey, masayahing tao yan. Kung malungkot kayo, pumunta kayo doon, pero bibili kayo, ha? Tama. Ang maganda niyan kung pupunta kayo, ha? Huwag kakalimutan, bumili kayo ng accessories doon. Business actually ni Joey yan, shareholder siya dyan. Yeah, sinasabi niya lang work, pero business owner yan. So, I'm so proud of you, Joey. At kamusta naman yung kagagaling mo lang sa birthday ni Fiona, yung bunso mo? Sobrang hindi niya akalain na mayroong ganung mangyayari. Na-surprise talaga siya sobra. So, parang nanginginig siya, sabi niya, may ganito pala. Na, siyempre, medyo malayo kasi ako eh. So, parang nag-talaga ako. Pumunta pa ako ng Bulacan para i-surprise siya. Oh, that's good. Yes. Pwede ba ako magdado sa kanya? Kasi may di ba rin sinurprise ko si Fiona
ginawa ko, vlog ko siya. Parang surprise lang. Abangin nyo lang sana yun. Yun, na-post mo na ba? Or hindi pa, inaayos mo pa lang? Inaayos ko pa. Yun, no, sige. Yes, abangan nyo po yun, tribe. Abangan nyo. I'm sure, Joey, yung mga nagfa-follow sa akin, nagfa-follow din sa iyo yung mga yun. Kaya abangan nyo yung video ni Joey na yun. I'm sure, surprise yun. Masayang panoorin yun. Alam mo na mga ka-tribe, na maganda rito kay Joey, napaka-close niya sa mga anak niya. Yung mga kasi dalawang kids niya. Sobrang believe ako dyan. Ano, yung relationship niya with the kids, with his kids. So, believe ako dyan kay Joey kasi respectful yan. At the same time, kuripot yan. Hindi, ang tao dyan, ano? Hindi, may difference yung kuripot sa practical. Practical yan si Joey. Yan. Pinaganda lang yung pangalan. Pero maraming, maraming pera yan si Joey. joke lang. Hindi, masino. Abangan nila ako sa kanto, May. Hindi, masino. Hindi, ikaw pa. Hindi sa kabila ka dadaan. Tama. Diba? Sobrang ano to ni Joey, sobrang ano, sobrang masinop. Tsaka ano, maabilidad. Grabe yung ano nito. Dapat nga to sa Germany, nakatira eh. Sa Germany, yung mga tao practical eh. Yung mga tao doon, sobrang practical. Meron akong kaibigan na tumira sa Germany ng matagal. Sobrang practical noon. Hindi kumakain sa labas yun. Nagluluto lang talaga sa loob. Para alam mo yun, mas tipid nga. Tapos may ano, which is good. Tagal natin alam ng gano'n, no? Alam ko may marami ka sasabihin sa akin, kulang tayo sa oras. Marami ka pinukuto sa akin. Wala ko yung sasabihin sa akin. Brother. Sobra. Hindi, doon ako believe sa'yo. Doon ako mabilib sa pagkamasinop mo. Sana nabigyan mo ako ng konti noon. Ng konti noon. Natotoo ako dito kay Joe. Ano, akong bahala sa'yo. Yun. Gusto ko yung ano mo, yung ano to? Yung Korean food na pin-repair mo dun sa ano mo, sa YouTube mo. Yung mala, gumawa kang mala, di ba? Mala, gumawa ako. Alam ko, paborito natin. Sinatood kita nun. Kasi lagi yes. Duluto tayo nun. Oo. Oh. Eh, si, eto po kasi si Joe. Ayan, si ano, ang dami nag-shoutout sa'yo, Joey. Hello daw, from Jessa. Salamat po sa panonood. Mga tribe ni Maynard, ka-tribe natin lahat. Hello po. Hmm. So, ulitin natin na si Joey nasa third floor ng Cyber City. Ano, Cybertron. Kaya mataas. Sa Cyber Zone. Okay, kung gusto niyo ng mga equipments o ng accessories, sa kanya kayo bumili, sasayawan pa kayo niya. Makikipag-TikTok yes, pa siya. Yes, may TikTok pang kasama yun. Sasayawan pa siya. Sabi ko sa inyo eh, hindi, okay to si Joey. Sabi ko, dati pinag-uusapan namin, pagka nagkaroon kami ng bar ni Joey, bar ang gusto namin. No, bar ang gusto, no? Yes. Bar. Totoo, si Joey, yun. Si Joey yung ano, oo, gustong-gusto niya magkabae. Eh, ngayon, nagka-COVID nga lang eh, kaya okay lang yun. Basta gagawa tayo ng ano, ng paraan kung meron. Si, gusto kasi ni Joey, kasi sobrang ano to eh, ano ba yung congeniality, Mr. Congeniality, sobrang friendly Mr. nito. Mr. Friendship. Oo, friendship. So pag may bar ka, siya yung mag-welcome, ay wala na, talagang all out. Maraming drinks dyan. Parang ganyan kayo may akin kayong lahat. Maraming drinks dyan. Maraming drinks dyan. May kwento ko lang ha, yung maraming drinks dyan ha. Parang masaya lang. Ay oo, nakakatawa yun. Ikaw yung kwento, nakalimutan ko nung tutunan. Kasi ganito, merong ano, kwento ko lang po yung experience na hindi namin makakalimutan kay Joey. Total matagal na naman to, okay lang. Merong sa Subic noon, merong ano, Celebrity Olympics. So that time, yes, 1997. Basta paano pa lang kami ng Street Boys, yung nakikilala na kami ng mga tao. Tapos nagkaroon ng Celebrity Olympics sa Subic. So, ako, obstacle course. Makasama namin sila. Sila John Estrada, si Richard Gomez, Bongi Villa, basta lahat ng artista. Isipin yung that time mga artista, Richard Gidwa, Edu Manzano, tapos marami pa, basta marami pa. Si Joey nanalo yan. Wall climbing, fastest. Sa buong celebrity, siya yung nanalo. Gagamba, taong butiki.
Pag sampang ganun, 8 seconds, nandun na sa taas. Eh, yung pinakamatagal, 11. Siya, 8 seconds. Hindi ko alam, dumidikit yata. Ganun, nanalo siya, di ba? After nun, edi eto na. Hello, ito may bagong dating. Ano, teka lang ha. Si-set up natin to. Ayan na. Bebem! Ito yung isa pa, oh. May isa pa. May pa, yun ang gusto ko. Ito pa, isa pa. Ayun! Hi, guys. Kamusta kayo? Diba, mga tayo sa ano, Peria? Gusto ko yan, buti. Gusto ko yan, gusto ko yan. O, palapak mga mag-hello muna kayo. Hello, everyone. Hi, guys. Magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, Mike. Hello, Mike. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah, malamig na dyan. So, thanks, guys. Thank you for popping by. Yes, I appreciate it. Palakpak muna. Oh, pusuan nyo muna sila. Try, hello. Pusuan nyo muna sila. Total, ano, ayan, total, yung pinag-uusapan namin muna, ano, nung bago kayo pumasok. Si Joey, may kwentong maraming drinks dyan. So, nandun na tayo sa nanalo siya sa wall climbing. Tapos gabi na, di ba? Star Olympic ba yan? Yeah, Star Olympic. Oh. Pala Celebrity Olympics. Sabi pala Star Olympics. Tapos nasa ano na kami. Di, tapos na yung game. Ligo na sa hotel. Tapos punta kami sa clubhouse. Kasi kakain. Tapos mag-a-award na doon. Eto si Joey, medyo nakaano yata, nakainom ng konti. Kinukwento ko sa to. Hindi. Hindi konti yun eh. Oo. Eto, tribe ginawa niya. Medyo ano yata siya hilo. Hindi, nandun siya sa maraming, sa malapit sa labasan. Siguro lasing-lasing na. So, tapos may palabas. May pala, ah? Nasaan ka na? Hindi ko na maalala yun. May palabas na artista. Yung pinaka parang presidente ng Star Olympics noon. Wala nyo sino? Si Edu Manzano. Si Edu Manzano. Sabi niyo, oh, saan ka pupunta? Maraming drinks dyan. Close. Ganun si Edu Manzano yung presidente ng Star Olympics. Saan ka pupunta? Maraming drinks dyan! Kasama mo, Joey! Aba, parang body and soul yan, ah. Ako naman, yung experience ko sa Star Olympics, dinidipunt ako, di ba? Tatandaan mo. Kasi yung naglalaro tayo ng basketball, kala nila, idadagdag ko na yung bole. Kaya dinidipolt ako. Ano? Sa... Ewan ko. Hindi ko maalala. Maalala ko lang. Maalala ko lang yung pinakinukuha ni... Ayaw nga pala. Di ba ko sa ano? Basketball, kami lang ni Jong, saka ni Yvonne. Alam ko lang, naalala ko lang, laging kinukuha ni Goma si Jong. Dahil magaling ng basketball. Lagi niyang kinukuha. Yes. So, kamusta? Nagre-record ka ba, Chris? Welcome. Hindi. Bibigyan mo ka ng sample. Sample naman dyan, oh. Ayan na. Hey! Ito po ba? Teka lang, ha? Chotomate, ha? How are you, Joey? Ladies Joey and gentlemen. Joey and Chris na pala yan. Oh, do the rave stamp. Welcome, Mr. Chris Cruz. Ladies and gentlemen. Parang circus tayo. Circus po talaga dito. Pag-tip to. Please, welcome. Yay! Anong sa'yo? Ganun din sa akin.
Hindi, ano, gusto mo, baka mamaya sa akin, I will try na papasok ulit ako. Mag-out sure, ako sure, sure. Pasok. Alright. Alright. Sige, sige, sige. Hello. Ay, siya nga. Okay, okay na. Okay na. Hello. Siya nga. So, Mike, wala kang pasok? Wala, naka-annual leave, holiday for 1 week. Wow, sabah. Woohoo! Wow, echo party. Ayan, pabate, si JP nanonood. Ayan, oh. Helen, hello. Oh, JP. Hello. Oh, JP. JP. Kuya Peng. Pasensya na kay Jack. Jack, nalate yung birthday greetings. Naisend ko na sa'yo, JP. Wala, wala kang ano, nakamute ka yata. Wala, please. Basag audio, basag audio. Sinong naka ano sa inyo sa phone? Pabati naman yung mga ano natin ito, bago ito, time. Joey, tignan mo sa live. Ayun, mabili. Si JP lang nakita ko eh. Nakita ko si JP lang nakita ko ngayon dito. Kay Suset, Manalang. Ayan, si hello. Kay Maripel, kay Maripel Esteban. Ayan, hello. Yes. Okay. Hello. Hi. Okay, next si Chris. Oh, isang mabilis lang ako naman ha. Hello kay Aline, kay Owi, kay YLTV, kay Andael, mabagal nyo kasi magsalita. Marifel, Lori Mesiril, Real Artwork, Jinx, Elamot, Cyril, Helen Grace, ka cellphone ko. Yeah, Cindy Luge. Okay. Yes. Go Joey. Marisol Dinela. Si Chris salita ka nga. Ala pa rin. Nawala. Kanina nung ginagalaw mo yung ano, oh, kamot eh. Ah, yung mic mo, may problema yung mic mo. O kaya yung ulo mo. Okay. Hello kay Marisol Divera. Hello. Hello kay Christelle. Hindi siya nanonood. And kay Elamot. Hello kay Elamot, Auntie Nelot. Hello. Yeah, hello. Ayan. Bakit ako nawala? Bakit? Okay na. Pasok na. Ako nawala. Ayan, kinakanta na kayo. Roslyn, hello. Nawala. May apparition. Ayan, nagsha-shoutout si Joey. Aris. Hi, Shireel. Ki Shireel. Hello. Shireel, okay. Kao, Kuya Chris. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan sa Canada, sa China, sa US. Magandang gabi po. Magandang umaga pala sa inyo dyan. Ito na, nagbabalik na siya. O, tayo na. Hi. Okay. Hey. Hey. Okay. Hey. Okay. Gusto niyo kumanta? Sige, kumain ka muna. Bye. Magulo. Siya nga. Oh, yes. Thank you so much for dropping by. Appreciate all of you. Yes. Thank you, Joey. Thank you, Chris. Thank you, Captain. Thank you, Mike. Thank you. Thanks, everyone. Yeah, it's nating Christmas special ng Street Boys. Gagawa tayo ng Christmas special. Yes. So, fingers crossed. Okay? Yes. Thank you so much, boys. Appreciate all of you. God bless. Thank you, Joey. Thank you, Mike. Thank you, Chris. Thank you, guys. Hi, Chris. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Ciao. Bye. Okay. Thank you so much, friends, tribe, family, community, for hanging out. Medyo may technical difficulties lang tayo again. Okay, meron akong assignment sa inyo. Every morning, meron gagawa kayo ng isang paper, tapos isang pen, tapos basta maliit lang, kahit mga ganyan lang. Or kung may journal kayo, every morning, isulat nyo lang doon kahit tatlong klase na bagay or nangyayari sa inyo or family nyo or kahit sino to be grateful for. I'm grateful for my son, I'm grateful for my husband, I'm grateful for my wife. So, tatlo na yon. Bibilutin nyo, ilalagay nyo sa grateful jar. Okay?
lalagay niyo sa grateful jar niyo yun, yung gratitude jar niyo. Basta everyday lang yun. Tapos okay, everyday morning and then nighttime gawin niyo rin yun. So 3 in the morning, 3 at night time. Tapos lagay niyo lang doon. O kung may journal kayo, sulat niyo. Hanggang sa sige lang, the next day I'm grateful for my work, I'm grateful for my business, I'm grateful for my legs. Ganun lang. Kasi the reason why nagagawin 'yun is because sometimes if you're feeling down, medyo down tayo, punta ka lang doon sa gratitude jar mo. Magbukas ka ng mga tatlo, apat na ganito, tapos makikita mo lang, parang paalala lang sa inyo na hindi mo naman kailangan na yun lang ang maging maisip mo eh. Andun na yung problema. Pero iibahin mo lang yung state of mind mo, kaya mo gagawin yun, kaya mo kukunin sa ano. Para meron kayong go-to place na kapag minsan down kayo, ideas lang to. Minsan pag down kayo, look at it, you know, basahin nyo, ay sinulat ko pala to. O nga pala, nakakalimutan kong grateful pala ako sa family ko, sa husband ko, sa wife. Parang meron kayong pupuntahan, meron kayong paghuhugutan ng ano, kasi di ba yung iba may hugot yan ah. Ngayon, positive naman yung paghuhugutan nyo nun. So every time na, yun nga, you're feeling down, you're feeling sad, ibang situation yun. You're feeling off, parang ganun. At least you have a gratitude jar na meron kayong go-to. Okay? Yun yung assignment nyo. Then next time, pag nag-post ako, papakita. Siguro, gawin nyo lang yun, ano, in a week. Tingnan natin, ha? Pakita nyo lang sa comment section natin pag nag-post ako nung sa akin din. So, gagawin ko yun starting tomorrow. So, that's our assignment. Okay? At number one din na maganda doon is hindi lahat nasa isip natin. Makikita natin yun. Pag nakita natin yun, in every morning, isali nyo yung mga pamilya nyo. Yan. Kung sino may kasama nyo sa bahay, isali nyo. Asawa nyo, anak nyo, sambahay nyo, or nanay, tatay nyo, isali nyo. Bakit nyo gagawin to? Kasi sinabi ni Master May, hindi, para sa atin to. Para pagka minsan malungkot tayo, pag sinulat natin kung ano yung papasalamat tayo, ano yung mga bagay na pinapasalamatan natin. Para pag nag-down tayo, punta lang tayo sa gratitude jar natin. Promise yan ha. Papakita nyo sa akin ha. Magiging accountable tayo sa isa't isa. Okay? Magpo-post tayo ng ano. Pag in-ask ko na kayo, asa na yung gratitude ano nyo? Journal. Asa na yung gratitude jar nyo? Okay? Thank you so much, Tribe, for hanging out, for chilling out on your Saturday Night Live. And I really, really, really appreciate all of you. And may God bless you all. Take care of yourselves and take care of others. Have a marvelous mind. Peace and love. God bless.